Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag at martir. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng anak ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa karita. Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinadulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukulok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang Hesu Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apuri sa Diyos sa kaitaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kaniyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kaniyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay aminawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit, gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pababayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid.
ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at simula pa, wala kong inaasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya ito magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labi siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan si Herodes sa kaniyang kaarawan, ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes, na babae ni Herodias, at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At na isumpa pa niyang ibibigay ang kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang hihilingin.
lumabas ang dalaga at tinanong ang kaniyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang pagpapasakit ni San Juan Bautista. Ano po ba ang tunay na kasukatan ng tagumpay ng isang tao? Masasabi bang matagumpay na ang isang tao kapag nakapagtapos na siya ng kaniyang pag-aaral at maganda na ang kaniyang propesyon sa buhay? Matagumpay ka na ba kung napuntahan at nalibot mo na ang iba't ibang lugar at bansa ng daigdig? Matagumpay ka na ba kung ang lahat ng iyong gusto at naisin ay iyong nabibili o kayang bilhin? Marahil matagumpay ka sa tingin ng tao, ngunit hindi para sa Diyos. Dahil ibang-iba ang pagtanaw ng Diyos sa pagtanaw ng tao. Tayong mga tao, kalimitan, mabilis humusga. Mas nais nating ibaba ang tagumpay ng ibang tao at iangat ang ating mga sarili. Mabilis nating makita ang kahinaan at kapintasan ng iba, samantalang ang ating sariling kakulangan ay hindi natin nakikita. Kaya kahit minsan kung anumang hadlang sa atin, una natin itong iniaalis sa ating buhay. Ganitong-ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa paggunita natin ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, narinig po natin na dahil sa labis na pagkainggit, humantong ito sa mapait na kamatayan
ni San Juan. Sa kaarawan po ni Herodes, nagtanghal ng sayaw ang anak ni Herodias na si Salome. Pagkatapos ipinagkaloob ng hari sa kanya na ihiling kung ano ang gusto niyang matupad. Dahil sa kautusan ng ina, hiniling niya ang ulo ni San Juan Bautista sa isang pinggan. Kaya iniutos niya sa isang bantay na pugutan ang ulo ng mangangaral at pagkatapos ilagay sa plato at ibigay sa dalaga para kina Herodes, Herodias, Salome ang kamatayan ni San Juan Bautista ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit hindi nila alam, ito ay isang napakalaking kasalanan. Ang inakala nilang pagkabigo ni Juan Bautista ay isa namang tunay na tagumpay para sa mangangaral. Para kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay ay maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, para po kay Juan Bautista, ang tunay na tagumpay, hindi propesyon, hindi kayamanan sa mundo, kung hindi ang maihandog mo ang iyong sarili sa ngalan ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Kung sa tingin ng tao, ang kaniyang kamatayan ay isang kalunos-lunos na pagkabigo, para sa kaniya, ito ay isang dakilang kamatayan. Isinugo din ni San Juan upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. Siya ang nagbinyag kay Jesus Nazareno bilang tanda ng pakikipag-isa ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Si Juan Bautista may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga sa kaniya ang kaniyang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kaniya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kaniya, makilala ng tao ang tunay na liwanag, ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na Panginoon na si Jesus Nazareno. Kaya naman, hanggang sa malupit na kamatayan ni Juan, ay hindi nawala sa kaniya ang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil na magpahayag ng katotohanan kahit buhay, kahit ulo niya ang kapalit. Tinulugsa niya si Haring Herodes sa kaniyang pakikiapid. Walang sino man ang nangahas at naglakas ng loob na magsabi ng katotohanan maliban kay Juan Bautista. Ito ay isang pag-aalay na kahit ang kaniyang kahuli-hulihang hininga, hindi niya ipagpapalit sa ngalan ng katotohanan, hindi siya bumitaw sa pananampalataya sa Diyos. Kumapit siya kahit buhay niya ang kapalit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito, napakagandang paanyaya sa atin na sa pamamagitan ng ating debosyon at pananampalataya, magliwanag din ang ating buhay kagaya ni San Juan Bautista. Bato-bato sa langit,
ang tatamaan, huwag magagalit. Madami po sa atin na imbis maging liwanag, nagiging dilim para sa iba. May mga pagkakataon kasi na imbis maging instrumento tayo ng kapayapaan, tayo pa mismo ang nagiging mitsa ng kaguluhan, imbis na maging daan tayo sa pagpapatawad, tayo pa mismo ang nagmamataas at ayaw magpatawad. Imbis na magpakumbaba, pinaiiral pa natin ang ating pride. Imbis na maging masaya sa tagumpay ng kapwa, tayo pa mismo ang pinagmumula ng inggit at paghihiganti. Imbis na magbigay, tayo pa mismo ang nagiging madamot at makasarili. Imbis na ibuhos ang pagtulong sa simbahan, sa maraming pagkakataon, nag-aalinlangan pa tayo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isa sa napakagandang hamon ng ating ebanghelyo sa araw na ito ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Magbago na tayo. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, kung hindi, magbago na tayo ngayon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng buding matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga kapatid nating nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno.
manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pangaral at buhay, hinihiling namin ni ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang matuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kaniya ay manguna ang tagapagbiniyag na si San Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kaniya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat ay ang magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbiniyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana
sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, ipagkalobos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at ang bansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa banal na pakikinabang ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbiniyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati panamin.